Siguro po dahil ano, maganda yung pundasyon. Nagsimula po yan sa walang hanggan. And then after that, nasundan po yan ng Ikaw Lamang. Tapos nasundan po ng pelikula namin, A Moment in Time. Ayun, siguro yung chemistry. Tapos yung pagkasama namin yung Jules, yung bagay, yung namin, mga bonding. Siyempre po, pinaka-importante yung chemistry nung ano, namin dalawa. Julia. Siguro din yung comfortability namin sa isa't isa. Lalo ako, sobrang mahihiyain ako. Pero pag kasama ko siya, parang yun, nare-relax and masaya. Masaya lang lahat tayo. Ay, hindi. Ano po eh. Minsan, nung umpisa awkward. Kasi malalim yung pinagsimula namin eh. Dahil nagkasama kami ni Jules noon, ano pa, hindi pa sa ABS-CBN, may iba pang show. Ano pa siya nung Bagets? Mga 14? 13, 14. Maka pa rin naman baka? Hindi, maka ano ako noon, siguro mga 21. Okay. Tapos nagtangka ako sa kanya. Hindi, nagtangka mang bola, and na-reject ako. Tapos after that, nung ano na, nakita na kami noon, ano na, sa Walang Hanggan. Dahil na-reject ako before, parang feeling ko, ganun ah. Siyempre, masungit ako nung unang mga promo shoot, ganyan. And then after that, nung ako na yung masungit sa kanya dahil feeling ko na-reject niya ako, naramdaman niya na nagsushoot na ng Walang Hanggan, nag-start na kami. But bakit parang bakit parang hindi kami okay? Bakit parang every time na may eksena, feeling niya, sinusungitan ko siya. Tapos one time, nagkaroon ng parang party, ganun. Parang nagkukwento ko kay Miss Don. Tapos ina-advise naman siya ni Miss Don about dun sa character niya na ganyan-ganyan, na dapat kahit bata yung role mo, iparamdam mo dito na matured ka, kasi hindi ikaw dito si Mara o si Julia. Ikaw dito yung character mo. Tapos sinasabi ko kay Miss Don na, oo nga po, hindi ko nararamdaman yung chemistry namin. Feeling ko parang wala. Parang ganyan-ganyan. Pero honestly, ano ko lang yun, kumbaga parang pang-motivate ko lang yun para para makaganti sa kanya. And then after that, ayun, nakita ko naman nag-effort. Actually, nung meron kaming promo shoot noon sa Walang Hanggan, meron yun, turo-turo kunyari. Tinuturoan ko siya, turo mo. Sinusungitan ko siya noon. Tapos siya naman bilang bata, ano ba to? Bakit ganun? Ba't parang ang awkward? Ba't parang ang sungit? Parang hindi kami komportable sa isa't isa. And then after that, nung tumatakbo na yung taping, naramdaman ko siya na yung nag-e-effort, bumaliktad na yung sitwasyon. And then after that, yun, habang nagtitaping, naging nakilala na namin isa't isa, ganyan-ganyan. Tapos parang in-acknowledge na rin namin kung ano man yung dati, yung past, ganyan-ganyan-ganyan. And then yun, naging komportable na kami hanggang sa dumami yung show, tapos humaba na yung tumakbo na yung Walang Hanggan. Naging komportable na kami sa isa't isa kapag magkatrabaho kami. Kaya siguro yun nakikita sa amin ng Coco Jewel, ng mga fans namin, na pag magkasama kami yung chemistry, pero kadalasan kasi sa umpisa nagkakahiyaan kami. Siguro yun nga, bilang yung personalidad namin, pareho kami mahihiyain. Kaya medyo pag sa umpisa parang hindi agad yung suwak na parang nagjejel eh. Parang medyo may awkward, pero ang ganda doon, pag nakabuelo, kumbaga parang diesel eh, pag nakabuelo doon lalo, pag nagiinit na, doon mo na nakikita yung chemistry. Paano ba? Hindi, siguro din yung in terms of dun sa role, mas pinakita ko sa kanya na kaya ko, yung sinasabi nila na parang hindi nila maramdaman, hindi, kaya ko. Tapos yung mga misconception na akala niya ayoko sa kanya, syempre yun, napag-usapan din naman. So mas, na-prove ko ba? Parang na-prove ko naman na okay ako sa kanya. Saka, yun. Yung mahirap explain. A Moment in Time. Yun, komportable na kami. Doon lang sa lola niya, hindi. Banting sarado eh. And then, saka sabi nga nila, di ba, mas makikilala mo yung tao kapag nakakasama mo siya everyday. Hindi yung after work, tapos na. Eh yun, kasi dahil everyday magkasama kayo, mas nakilala ko yung totoong Rodel.
Siguro po pareho kaming dedicated din kasi sa work. So pag may ginagawa po kaming work, talagang we made sure na binibigay namin yung best namin. And hindi siya yung tipong solo ka as an actor na ginagawa mo isang bagay. Yung character kasi ni Coco talagang masyado siyang supportive. So as his partner po ng mga work namin, mafe-feel mo na ang sarap magtrabaho lalo kasi jive kayo ng partner mo and pareho kayo ng goal. And siguro din yung major factor din, yung puso binibigay sa work. Sa pagsusuportahan namin sa isa't isa, like kunyari itong probinsyano, nung finally, nabuo na yung cast, nabuo na yung kwento, sabi ko nga, ako yung kagabi hindi nakatulog, kahapon nag-brainstorming kami dito, ako yung pensyonado. Kasi makakasama ko siya eh. Alam mo yung parang hindi ako pwede magkamali this time. Parang ganun yung ano. Ako na, naman parang, na yun. Oo, parang dito pa ba ako sasablay? Parang ganun po. And ayun, honestly, lahat. Kasi dahil action yung papasukin, di ba? Parang bilang lalaki, ako yung nakakaalam nung dapat gawin. Yung preparation sa mga barrel, ganun. Tapos tinrain ko siya sa baril, sa pagmumotor, tapos yan sa fight, lahat, ganun. Kumbaga parang yung suporta ba, kailangan ibigay, kailangan, ayun, ako yung tarantang-taranta. Ayun, ako yung ninenervyos, ako yung ano po, parang, ewan ko ba, ba't ko pinasok to? Hindi, pero ever since naman talagang naka-guide na siya. Kahit nung mga past shows ko na may kailangan akong mawak ng baril, andyan talaga siya nakatutok, na nagtuturo. So ngayon, mas ano lang, kasi magka-work na tayo. So, may pressure po, syempre. Hindi naman mawawala yan. Pag wala kasing pressure, parang hindi ganun eh. Iba yung magiging rapport ng lahat. Siguro yung pressure, it's more of gusto ko ma-meet yung expectation niya at ng lahat ng team. Kasi lahat talaga dedicated. And I'm just so proud of him sa lahat ng mga na-achieve niya ngayon. From before and then ngayon na lahat, yun nga, talagang tutok siya. So I'm just happy to be part of that project and that creative side of his pa. Actually, any po. Both okay ako. And yun nga po yung masarap mapasok sa show na to. Kasi nga, yung challenge and yung journey ng character mo, hindi basta-basta. Hindi siya yung typical teleserye na kapag napasok ka, alam mo na agad. Eto, may challenge din as an actor. Ano yung pwede mo pong ibigay kapag binigyan ka ng scenario? So, yun yung exciting part. Kasi, like sa probinsya, no, ayaw kasi rin namin ano eh, pag binubuo namin yung kwento, ayaw din namin binibigay yung expect, ano, yung in-expect na ng mga viewers. O alam na ng mga viewers ang mangyayari, o napanood ko na yan. Kumbaga, pinipilit namin na para maghain lagi ng bagong kwento, ng bagong experience sa mga manonood. Kaya kahit sa pagbubuo namin ng character, ayaw namin na parang napanood na namin yun sa ano eh, sa last show ni Julie. Kumbaga kami laging ang inaano namin, ano yung bago? Ano yung experience na bibit-bitin ng mga bagong viewers natin. Siguro isa yun sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon yung mga manonood natin nandiyan pa rin, kumakapit pa rin sila, na-excite pa rin sila. Kaya laging sabi nga nila, magsi-six years na probinsyano, pero parang meron pa rin laging bagong hinahain sa mga manonood. Hindi namin ibibigay kung ano man yung iniisip o ina-expect ng mga manonood. Kasi nga, kami parang lagi namin pinaghahandaan ano yung bagong mahihahain o bagong makikita ng mga viewers natin. Kaya hindi, kahit ako honestly, hindi ko pa masabi sa ngayon na parang ito yung mangyayari, ito yung character niya. Dahil gusto namin ano, ma-surprise. Kahit kami, sa pagbubuo kami ng kwento, gusto namin na susurprise kami lahat ng creatives, lahat ng mga directors na parang, uy, bago yan eh. Nung binuo namin yung kwento, nung pinaka ano lang nung kwento, paano magkukonek-konek, sobra kaming natuwa. Kasi nga parang, dream mo nung in 6 years, makakaisip pa pala tayo ng ganitong kwento. May bago pa pala tayong maibibigay sa mga manonood. Which is yung character nila ni Jules, saka ng mga ibang mga ano, hindi namin
kinakahon o sinasarado na ganito yung mangyayari. Maraming mga pwedeng mangyari, maraming mga revelation, kaya nakaka-excite. Kasi ibang treatment na naman yung ipapakita namin o ibibigay namin sa mga manonood ngayon. Siyempre, definitely masaya. Kasi hanggang ngayon, excited pa ako . Hindi ako nakakaramdam ng pagod, honestly. Lagi akong parang ganado. Lagi ako na-excite, lalo na ngayon na bago yung location, maraming mga bagong cast, ang laki ng tatakbuhin ng kwento. Parang sa pakiramdam ko po, para akong gumagawa ng panibagong show. Para kami magpa-pilot ulit. Ganun namin siya pinaghahandaan sa production. Nakatuto kami, lahat kami na. Sinisigurado po namin na hihigitan namin hanggat maaari yung expectation ng mga manonood. Kasi deserve nila yun . Sa almost 6 years na panonood nila, pagsuporta nila sa amin, hindi namin sila hahayaan na mabigo. At lalong-lalo na parang hindi namin ibababa yung quality. Kasi nandito na kami, di ba? Kumbaga parang nagagawa namin kahit na sa kabila ng may pandemya, ang hirap gumalaw, limitado yung mga tao, maraming mga nabawas sa mga kasamahan namin. Pero sabi nga namin, ibibigay pa rin namin yung best namin. And in the same time, hanggat maaari lalagpasan namin yung ina-expect na mga manonood. Siguro kung i-compress ko po into words, it's more of blessed lang talaga and honored to be part of this big project. And yun nga po, gaya na sinabi ko kanina, yung lahat kasi nang bumubuo . Hindi siya aabot ng 6 years kung hindi lahat binigay yung puso nila at yung puso niya. So, alam ko na ang sarap na magiging journey and marami rin ako matututunan. Ako, syempre, nagpapasalamat ako dahil utang na loob namin to sa lahat ng mga manonood, sa lahat ng mga sumusuporta sa ABS-CBN. Kasi alam niyo po, sa hirap ng pinagdaanan nating lahat because of the pandemic, 'di ba? Tapos nawalan ng franchise ng ABS-CBN. Nandiyan pa rin sila. Sabi ko nga, deserve nila na mas lalo pa namin pagandahin. Para mapaligaya namin sila sa gabi-gabi ng kanilang panonood, 'di ba? Mabigyan namin sila ng inspirasyon. Ang sarap sa pakiramdam po. Alam niyo po, sabi ko nga, pag nalalaman namin na ang daming nanonood sa YouTube na mga tao na sumusuporta pa rin sa amin, para kami nasa langit. Kasi yung sulit na sulit ba yung hirap na pinagdadaanan namin? Kasi sobra po talagang hirap. Sobrang hirap kasi nabawasan kami ng mga manggagawa, ng mga kasama sa production. Halos 50% na lang kami nagtatrabaho ngayon. Tapos yung pandemic na araw-araw, pag umaalis kami sa bahay namin, hindi namin alam kung makakabalik ba kami ng buhay. Kung habang nagsushooting po, ay nagtitaping po kami, magkakasakit ba kami doon. Ang daming nangyayari pero lumalaban kami dahil alam po namin na nandiyan pa rin yung mga tao para suportahan at pinararamdam kung gaano kami kamahal. Kaya gagawin din po namin lahat para masuklian lahat po yun. Dahil nandiyan po sila para sa amin, kaya nandito pa rin po kami para sa lahat ng mga Pilipino. Super maalaga kasi talaga siya. Siguro huwag ka masyado mag-worry kung ano yung kailangan gawin. I'll try my best. Like best mo kay Julia. Do your best. Actually, wala naman. Yung expectation, alam ko, magagawa niya, may deliver niya. Sabi ko nga, dahil alam ko, isa siya sa pinakamahusay na artista natin dito sa ABS-CBN. Siguro yung maramdaman ko lang naman yung suporta na nandyan siya. Yun, sobra-sobra na yun, saka sulit na sulit na yun sa lahat ng pagod at hirap na pinagdadaan. Iniimbitahan po namin kayo sa... Ikaw na. Ayan pa mga kapamilya, iniimbitahan po namin kayo sa panibagong yugto na naman po ng Ang Probinsyano. Abangan po ninyo ang bago naming kwento. Isiguraduhin po namin na mas magiging kaabang-abang at maraming salamat po sa lahat ng inyong pagmamahal at suportang ibinibigay sa FPJs Ang Probinsyano.